What's up mga kakwate, it's Megan Kuije and welcome sa Quadernos, where learning is the name of our game. Bago pa lamang sa aming YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming video. For today's video, pagpapatuloy natin ang ikalawang bahagi ng ating kaligirang pangkasaysayan na may kinalaman sa unang nobela ni Dr. Sir Rizal at ito ay ang Nolime Tangere. Tinapos natin ito kahapon nung natatakot si Rizal na bumalik sa Pilipinas. Ayan, kasi nga, nahuli ang kanyang Nolime Tangere at ikinababahala niya na maaaring ikapahamak ito ng kanyang pamilya sa Calamba, Laguna. Okay, pero nanaig pa rin ang katabangan ni Rizal. Bakit? Kasi kailangan niyang umuwi sa Pilipinas. Unang dahilan, hangarin niyang maoperahan ng kanyang ina dahil sa lumalalang panlalabo ng kanyang mata. Nabalitaan at hindi pala nabalitaan, katotohanan na si Dr. Sir Rizal ang siyang mismong nagpagaling sa mata ni Teodora Alonso. Ikalawa, upang mabatid niya ang dahilan kung bakit hindi tinugon ni Leonor Rivera ang kanyang mga sulat mula taong 1884 to 1887. Ang pangyayaring ito ay siyang kinabahala ni Dr. Sir Rizal. Dahil akala niya meron ng ibang iniibig si Leonor Rivera at at hindi na siya ang kanyang minamahal nito. Ayan, at panghuli, ibig niyang malaman kung ano ang naging bisa ng kanyang nobela sa kanyang bayan at mga kababayan. Gusto niyang alamin if nakarating nga ba sa Pilipinas ang kanyang mga nobela, kung sino ang nakabasa nito at ano ang masasabi ng kanyang mga kababayan nang mabasa nila ang nobelang Nolime Tangere. Iyon ay mga tatlong dahilan ni Rizal kung bakit mas pinili niya pa rin umuwi ng Pilipinas kahit na siya ay nanganganib na. Umalis si Rizal sa Maynila noong ikatatlo ng Pebrero 1888. Sa kanyang pag-alis ay nagpunta siya sa Hong Kong. Pagkatapos siya sa Hong Kong, nagpunta siya sa Japan, then San Francisco, tapos New York sa Estados Unidos, tapos naman ay London sa United Kingdom. Dito masasabi natin na napaka gala ni Rizal. Isa siyang tunay na manlalakbay dahil siya ay nag-aaral ng iba't ibang kultura, lingwahe at marami pang iba. At siya ay nakikipag-deal or business kalakalan sa iba't ibang lahi. Habang siya ay nasa ibang bansa, ay inuukol ni Rizal ang kanyang panahon sa pagsulat ng mga tugon ng mga tuligsa sa kanya. Dito, kinokolekta niya yung mga tao o mga Kastila na ngayon, yung response sa kanya ay negatibo, yung mga negatibong saloobin. Iniipon niya yon upang sa ganon ay magkaroon siya ng panibagong ideya kung paano niya sisimulan yung susunod niyang nobela. Ang layunin naman ni Dr. Sir Rizal kung bakit niya sinulat ang nobelang Nolime Tangere ay unang-una, may isa kautuparan ang mitiin na magamit ang edukasyon sa paggamit ng kalayaan at kaunlaran para sa bansang Pilipinas. Dito ay sinusulong niya, gusto niyang isulong ang mga kabataan dahil nga naniniwala siya ng kabataan ng pag-asa ng bayan. At kung hindi magkakaroon ng sapat na kaalaman at edukasyon ang mga kabataan, ay paano pa ito magiging pag-asa ng bayan? Dapat sila ay maging mulat sa katotohanan at hindi dapat sila ay mawawalan ng karapatan na maglabas ng saloobin upang sa ganun ay sila ay magkaroon ng buhay na dapat nilang tinatamasa ngayon. Ayan. Ikalawa, sanayin sa kakayahan at interes ang mga mag-aaral upang ang pagkatuto ay maging integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip at nakapaghahanda sa mga mag-aaral sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Noong, kailan ba yun? Basta nung mga nakaraan, di ba, sinulong ang K-12 kung saan ay ginaya tayo sa ibang bansa upang sa ganun ay magkaroon tayo ng additional na 2 taon ng pag-aaral kung saan ay napaka-epektibo naman ng senior high school mula sa mga batang Pilipino. Or depende na lang if, depende pa rin yun sa
pamamahala nung mismong paaralan. Pero karamihan ay nagkaroon ng masaya at matagumpay at kawili-wiling karanasan tungkol dito sa senior high school na ito dahil mas naging integratibo at makabuluhan yung kanilang paghahanap ng sarili upang makita nila kung sino nga basta talaga sila sa hinaharap at ano ang kanilang trabahong dapat nilang gawin or ninanais. Ayun, yun yung importance kung bakit dapat tayo mag-isang edukado at upang hindi tayo maligaw kung saan nga ba tayo napaparoon. Yun, ikatlo, mahubog sa kabutihan ang mga kabataang susunod at maging sa kasalukuyang henerasyon na maging leader ng ating bansa at magiging pag-asa ng ating bayan. Meron tayong mga sangguniang kabataan na tinatawag sa kasalukuyan at ang mga ito ay mga kabataan na nakapagtapos ng pag-aaral at sila ay inuhubog upang maging leader ng kinabukasan. Sa Akdang Nolimitanghere, nandito si Basilio at malalaman natin kung ano nga ba yung naiambag ni Basilio nang siya ay maging isang role model ng kabataan. Kung paano naipakita sa pamamagitan ni Basilio ang isang batang pepe na na matalino, madiskarte, at hindi sumusuko. Ayan. Ano nga bang kabuluhan ng pagsulat ng Nolimitanghere? Isinulat niya ang Nolimitanghere upang mabuksan ang mga mata ng Pilipino sa kanser ng lipunan. Meron tayong theatrical play na pinamumunuan ng Gantimpala Theater at ang pamagat nila sa Nolimitanghere na 2 oras ang pag-play ay cancer. Ayan, cancer yung title nila. Kasi naniniwala sila ng totoong cancer ay hindi yung sakit na alam natin, di ba, yung cancer. Ngunit, ang mga cancer talaga ay yung cancer sa lipunan. Or sila yung mga taong toxic at hindi marunong, ang tawag doon, hindi marunong makibagay, makisama, at gawing memorable yung pangyayari sa isang ganap. Ganon. Yun yung tinatawag nating cancer sa lipunan. Yung puro negatibo lamang ang alam isipin at hindi marunong tumingin sa liwanag ng kinabukasan. Ayan. Kaya dito, ang Nolimitanghere ay isang napakahalagang nobela ni Dr. Serizal. Dahil hindi lamang ito tumutukoy sa sa pag-unlad ng ating bayang o bansang Pilipinas, kundi pati na rin ito sa mga taong naninirahan dito. Ito ay para sa lahat at ito ay magsisilbing eye-opener or nagbubukas ng mata ng mga Pilipino mula sa cancer ng lipunan, lalong-lalo na nang ito ay sinimulan ng ating mga Kastila.